Magtatapat na muli ang longtime rivals ng Ateneo at Lasal na pareho ding naghahabol sa gitgitang habulan sa Final Four ng UAAP Season 86 Men's Volleyball. Masusukat naman ang rebuilding women's team ng Ateneo kontra sa defending champions ng Lady Spikers. Ateneo-Lasal Rivalry Game Preview. 5 sets na angasan at asaran sa men's division. Kanino, out or play? Pero bago yun mga kaviheads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Masusukat ang improvement ng rebuilding Ateneo Blue Eagles women's volleyball team kontra sa defending champions ng DLSU Lady Spikers sa round 1 ng Battle of the Rivals ng Ateneo at Lasal ngayong season 86. Ito ay matapos ang magandang pakikipagpukpukan ng Ateneo sa recent 2 games ng koponan ngayong season. Matatandaan na ginulantang ng Ateneo ang Season 84 champions ng NU Lady Bulldogs noong February 24 matapos i-extend ng Blue Eagles ang match sa 5 set. Dito nagpakita ng malaking improvement ang Blue Eagles at tumatak sa viewers si Sobe Buena bilang isa sa reliable stars ng Blue Team. Sinundan niya ng first win Ateneo this season matapos pabagsakin ng UP sa Battle of Katipunan. Nagwagi ang Ateneo laban sa former coach na si Coach O in 5 sets, 22-25, 20-25, 25-22, 25-17 at 15-8. Kaya naman nasa momentum ang Blue Eagles. Kabaliktaran naman sa Lasal dahil nasa losing column sila matapos ma-upset ng UST Golden Tigresses noong February 25. Dito Lasal naman ang pumalyang makumpleto ang reverse sweep losing in 5 sets, 18-25, 23-25, 25-14, 25-16 at 12-15. Pero kung titingnan ng standings, no doubt na abante ang defending champions at second spot with 2 wins and 1 loss. Nasa ika-anim na pwesto naman ang Blue Eagles with 1 win and 2 losses. No doubt na Lasal din talaga ang may upper hand sa match na ito pero bilog ang bola kahit napakaliit ng tsansa ng Blue Eagles. Sa usapang height pa lang malaki na ang disadvantage ng Ateneo dagdag pa na puro rookies ang Blue Eagles kumpara sa dami ng blue chips ng Lasal. Ilang taon na ring nangangamote ang Ateneo kontra Lasal dahil 12 straight wins ng Lady Spikers over the Blue Eagles simula finals ng season 79. Hindi naman malinaw kung nagtamo ba ng injury si Angel Canino sa last match ng UST. Kaya pala isipan kung maglalaro na ba ito versus Ateneo o hindi. Kabang-abang din kung nagpa-short hair bang Lady Spikers matapos ang massive loss versus UST. Papunta naman sa men's division, maghaharap din ang Ateneo at Lasal para sa crucial win. Ngayon nga ang gitgita ng labanan sa men's division, magiging big win kung sino man ang mag-uwi ng panalo sa pagitan ng Blue Eagles at Green Spikers. Simula season 85, nagbabalikan na nga lang ng panalo at talo ang Ateneo at Lasal, mapa-UAAP o pre-season tournaments. At hanggang ngayong season 86, unpredictable pa rin ang magiging resulta ng game, hindi tulad noong pre-pandemic kung saan halos sure win parate ang Ateneo men's kontra sa Lasal. Sa huling match ng dalawang team sa UAAP, wagi ang Ateneo in 5 sets. Pero sa V-League 2023 kung saan huling nagharap ang Ateneo at Lasal, wagi ang Lasal in straight sets. Pero ang koponan din ay may malaking improvement from last season. Ang Lasal, mas deadly na nga ang connection at kitang-kita rin ang advantage ng pagiging veteran ng kanilang core lineup. Unstoppable ang trio nina Maglinaw, Ronquillo at Campton. Sobrang reliable din ang kanilang setters with Pokita and Adahar. Disadvantage lang ng team na puro baguhan ang bench players ng koponan. Sa lineup naman ng Ateneo, may pangtapat silang trio with Salarzon, Batas and Okeki. Advantage ng team na may kalalima ng bench with Gopio, Pasinio and Mangulabnan. Sa lahat ng departments, close ang performance ng dalawang team so far ngayong season. Magkakatalo na lang talaga kung sino ang mas gising, may tamang in-game adjustments at mas makakabawas ng errors. Medyo malabo nga dito ang 3 sets at napakaposible ng 5-setter game. Sa ngayon, tablang dalawang teams na may 2-1 win-loss record kaya malaking advantage kung sakali kung sino man ang mananaig. Magaganap ang bakbakan ng Ateneo at Lasal ngayong March 2 Sabado. 12 p.m. ang men's division habang 4 p.m. naman ang women's division.